Nagsagawa ng vigil ang ilang Pilipino sa Hong Kong para ipagdasal na hindi na matuloy ang pagbitay kay Mary Jane Veloso. Ang kanyang mga kaanak dito sa Pilipinas, umaasang mababawi pa ang hatol sa kanya. Makibalita tayo live kay Marlon Palma Hill ng GMA Davao. Marlon? Maki, inaasahang magtitipon-tipon ng iba't ibang grupo dito sa Davao City mula sa mga militanteng grupo at pribadong sektor para sa isang candlelight ceremony bilang pakikiisa sa panawagang huwag ituloy ang pagbitay sa Pinay OFW na si Mary Jane Veloso. Maging ang mga kapwa niya OFW rin sa ibang bansa ay magsabay-sabay rin sa kanilang pagdasal. Nagkaisa sa isang prayer vigil ang mga migranteng Pilipino sa Hong Kong at ang mga Indonesian domestic helper para ipanawagan na huwag nang ituloy ang pagbitay kay Mary Jane Veloso. Nagtipon-tipon sila sa Chater Road sa Hong Kong. Umaasa silang babawiin pa ng korte sa Indonesia ang sentensyang kamatayan kay Veloso. Umaasa rin ang mga kababayan at kaanak ni Mary Jane sa Nueva Ecija na hindi matuloy ang pagbitay. Ngayong araw, makikibahagi ang isang kapatid ni Mary Jane sa prayer vigil sa Maynila. Maki, isang ecumenical service din ang gaganapin sa kabanatuan na dadaluhan ng mga leader ng simbahan para sabay-sabay silang magdasal at ipanawagang isalba ang buhay ni Mary Jane Veloso mula sa parusang kamatayan. Habang dito naman sa Davao City ay nagbabalik ang mga militante bukas at gagawa sila ng isang candle lighting activity sa Indonesian Consulate bukas yan dito sa Davao City. Habang mamayang hapon din ay may gagawin pang activity dito pa rin sa aming kinaroroonan sa Rojas Avenue sa Davao City. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Marlon Palma Hill, Nagbabalita, Pilipinas.